ay dakilain. Panginoon, ikaw may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang ilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, pangalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, pangalan niya ay dakilain. Pangalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit, ano nga ang napalan ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit, ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging nagsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tumayo po tayo. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napaningas na ito. May isang binyag na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi ko natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan, kundi pagkakabahay sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sabahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak sa lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Parang kakaiba, no? Bakit sasabihin ni Jesus na hindi siya magdadala ng kapayapaan, kundi pagkakabahagi? Bakit gayon ang sinasabi ni Jesus? Bata sabi ni Jesus, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahagi. Magandang tignan natin anong ibig sabihin ni Jesus dito. Kasi kung ito lang titignan natin, isipin mo, ay, hindi mabuti si Jesus. Ba't niya sinasabi to? Ba't pagkakabahagi ang sabi niya? Pero magkotitignan natin at babasahin natin ang buo ang lahat ng sinasabi niya, magandang balikan na sinasabi ni Jesus, hindi lahat sa sanlibutan ang tatanggap sa inyo. Hindi lahat tatanggapin kayo dahil kayo'y tagasunod ko.
Hindi lahat tatanggapin ang salita ko. Kaya sabi ni Jesus, maging handa kayo. Hindi lahat sasang-ayon sa pananampalataya ninyo. Kaya sabi ni Jesus, maging handa kayo. Maging handa kayo sa panahon na kayo ay dadalhin sa hukuman ng inyong kamag-anak dahil sa iyong pananampalataya. Yun pala yung konteksto ni Jesus. Kaya sinasabi niyang hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahagi dahil hindi lahat tanggap ang salita ng Diyos. Kahit naman sa buhay ni Jesus, hindi ba? Sa kanyang pagpapahayag, tinanggap ba siya ng lahat? Hindi. Tinanggap ba ng mga Pariseo at Eskriba ang mga pantas ng kasulatan at ng utos? Tinanggap ba nila yung aral at utos ni Jesus? Hindi, di ba? Kaya may pagkakabahagi sa mga tumatanggap sa salita ng Diyos at hindi tumatanggap nito. Pero may pangako si Jesus. Sa lahat ng tatanggap sa kanyang salita, matatagpuan mo ang tunay na kapayapaan. I give you peace that the world cannot give. Sabi ni Jesus yun eh. Ang bigay ko sa inyo ay kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, hindi sa sukatan ng mundo. Ito yung kapayapaan na nais ibigay ni Jesus. Hindi yung kapayapaan na walang gulo, relax ang lahat, pero yung tunay na kapayapaan na nasa puso at kapayapaan na masasabi nating, I am at peace in the presence of the Lord. Hindi ba? Dito pa lang ho, example na ho itong simbahan na ito natin sa Quiapo. Maingay ho sa labas. May busina, may sasakyan. Pero pag nandito ka, parang ang kaharap mong pong Jesus Nazareno at nakakasumpong ka ng kapayapaan kahit maingay ang paligid. Hindi ba? Ikaw at ang pong Jesus Nazareno ang magkausap sa iyong panalangin, nakakasumpong ng kapayapaan kahit maingay ang paligid. Ito yung kapayapaan na nais ituro sa atin ni Jesus. Kapayapaan sa piling ng Diyos. Kapayapaan sa ating buhay panalangin, sa ating pakikipag-usap sa Diyos, sa ating pananampalataya. Yun ang tunay na kapayapaan. Yun ang kapayapaan na walang sinumang makakaagaw sa iyo. Peace in our prayer, peace in our presence with God, peace in living out our faith. Kaya po magandang paanyaya sa atin bilang mga Kristiyano ngayon, na hanapin sa Panginoon ang tunay na kapayapaan. Hanapin sa presensya ng Diyos ang magpapanatag sa atin. Huwag mong antayin na yung paligid mo sumang-ayon sa gusto mo. Pero kung tunay tayo may pananampalataya sa Diyos, sabi nga natin, sa Diyos, sapat na. Sapat na sa atin ang presensya niya, ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan ng ating loob. Ito ang kapayapaan na handog sa atin ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong manalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Ang ating itugon, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon.
Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusin, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyan lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang nagkatuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain.
Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pariyo lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tu
mapapagal aking pagiging kawain, bigat ng iyong pasanin ay aking pagkagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Ika niya'y halid na lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pagiging kawain, bigat ng iyong pasanin ay aking pagkakaanin. Halina, kaibigan, announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre. Ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon na iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at taligtasan. Nuestro Madre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mismong kinamatayan ay sa gisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.